Magandang umaga sa iyo, Pia at Julius, at sa inyong mga tagapakinig. Sa ngayon, Dr. Jonas, kamusta po ang ating utilization rate sa PGH? Dumarami pa rin po ba yung kaso natin ng mga COVID cases? Well, ang magandang balita po ay for the past week po ay nasa 75 to 80% na lang po ang aming utilization rate or occupancy rate na tawag natin. Bumaba po ang bilang ng mga pasyente na naka-admit ngayon sa PGH. Dati po ang aming all-time high is close to 350 patients na nasa PGH nung kasagsagan po talaga nung surge. At ngayon po ay ang huling count na nakita ko sa aming census ay 228 patients po ang naka-admit. So that's roughly about close to 80% na lang. Pero ang medyo marami pa rin kaming mga pasyente na ICU setup ang kailangan, no? Nababawasan yung mga mild to moderate. Marami pa rin severe. At usually ang talagang nagiging pila ay yung pagkailangan ma-admit sa ICU. Pero Doc, kumusta yung naging epekto nitong two-week pilot implementation ng bagong alert system? Nakita po ba natin na merong epekto din yan pagdating sa mga pasyente po natin na nangangailangan ng hospitalization, particularly dyan sa PGH? Mukhang may effect naman kung ang pagbabasihan natin ay yung bilang ng mga na-admit. No? Nabawasan yung aming wait list. Mas makaka-manage kami ng mga pasyente ngayon. Yung aming ER medyo maganda yung hindi naiipon yung mga pasyente. Dati talagang umaapaw yung aming emergency room dahil hirap na hirap makapasok din sa loob ng PGH. So medyo may, kung pagbabasihan po namin yun ay mas nakakahinga kami ng kaunti. No? Malaking bagay din po na yung aming manpower ay nakaka-catch up na dahil marami sa aming mga nagkasakit ay nakabalik na. Yung pong call namin for volunteer doctors, may ilan po na nag-volunteer po, nagpa-sumali po sa PGH. Pero more or less po, mostly ang aming manpower talaga ay internal. Talagang shinuffle po namin yung aming mga tao. Kumuha kami ng mga tao more sa non-COVID areas po para i-augment yung COVID. At ngayon po mukhang manageable naman at hopefully ay bumaba pa yung bilang. Manageable but hindi pa rin po ideal, Doc, no? Gaano kalami po yung umalis ng mga healthcare workers po natin? Well, actually, yung napag-uusapan nating umalis noon, na remember, Julius, was yung mga DOH volunteers namin na contractual naman sila, hindi naman sila organic, no? Out of the 25 na DOH volunteers, if I'm not mistaken, yung mga 20 po ang total na hindi na po nag-renew ng contract, no? Tapos may mga ano, nag-call po kami ng more volunteers. Actually, hindi lang naman po sa DOH, kundi mga specialists at mga general practitioners. May mga ilan po nag-apply, no? Naging ano po, either parang ano, na contractual basis na per call po kung mag-duty sila or minsan po monthly. So syempre, meron din pong mga ilang nurses na nag-resign na at hindi na po rin sila nag-renew. No? Pero generally, ngayon po, manageable po. At hopefully, mas bumaba pa kasi we're still operating above 200. Eh. Ang aming experience kapag ang mga pasyente sa PGH sa COVID ay more than 200, eh, talagang hindi pa rin ganun kadali ang trabaho dahil marami ka pa rin talagang i-deploy. At nagsasuffer po talaga yung non-COVID operations namin na marami rin naman. Ano ang profile, Doc, nitong mga nasa ICU? Marami ho ba sa kanila ang vaccinated din? Just like yung for the past few weeks, ganun pa rin yung pattern talaga. Mostly occupied by unvaccinated. No? Unvaccinated, about 80%. Ang unvaccinated. Yun naman po mga vaccinated na na-ICU. Pag tinignan po namin yung profile, talaga may comorbid conditions, no? Elderly, at kung hindi naman sila matanda, on the younger side ay marami po overweight, may sakit sa puso,
may diabetes, may hypertension. So yun po mga the usual na cardiovascular risk factors po ay really they come into play kapag may COVID. Kaya napakalaking bagay po na ang ating mga kababayan, hindi lang po bakuna ang pamprotek sa severe COVID, kundi yung ating kalusugan as a whole. No? Talagang kailangan po inalagaan yung ating sarili. At kung kayo po ay may comorbidity, ay sana po ay kontrolado ang inyong blood pressure, ang inyong sugar ay nababantayan nyo at ang iba pa pong mga ibang issues. Pero in terms of yung mortality rate, dahil sa dami nga po ngayon, kahit papano, meron na mga anti-viral na mga gamot, medyo bumabaho ba yung mga cases na mga namamatay? Actually, kasi siguro kami naman ay medyo extreme din yung aming mga nakukuha ng pasyente. They are the ones who are severe to critical. Kaya ang aming mortality po ay mataas. No? At least 20% po ang aming mortality rate. Dahil ang dami, lalo na po kapag nasa ICU na critical at na-intubate, medyo mas malaki po, malaki po ang chance na hindi makarecover, lalo na po kung nandun na sa senior citizen o may mga comorbid. Kaya hindi pa po namin nakikita yung improvement sa mortality, unfortunately, lalo na po nitong nagkaroon ng surge. Mm-hmm. Dok, kumusta yung admission natin ng mga bata naman na COVID patients? Steady pa rin, Pia. We have about 15 pediatric patients now who are confirmed with COVID. Most of them, kalahati mga severe, no? Kalahati naman ay mild to moderate. At ibig sabihin, hindi lahat naka-intubate. And since PGH is a referral center, nakukuha pa rin namin ang mga na-admit namin ay mga may comorbid. Yung aming mga pasyente rin na mga may sakit sa puso, sakit sa bato, cancer, mga ganyan ang nakakapasok din sa aming COVID wards. May mga nagkakasakit pa po ba kayong healthcare workers dyan? May mga ilan-ilan, oo. Kasi talagang we're very particular about our healthcare workers kung magka-symptoms dahil naman lagi naman talaga silang exposed. Ano? So almost every day we test our healthcare workers na magsasabi sa aming health service na may naramdaman sila or meron silang exposure, no? Or close contact to someone. Lalo na kung unguarded sila, hindi pala sila properly. Kasi minsan may mga gano'n. No? And some of them naman, they get it from their community. So may mga ilang healthcare workers pa rin po. Pero hindi na po kasing dami noon. At dahil doon, hindi kami napipilayan. Noon po talagang ang dami. Eh. Kaya ang laking bawas sa aming manpower. Ano po mga services ang open na po aside from yung mga COVID cases? Ano? Dami rin po kasi mga nagpupunta dyan sa PGH para magpagamot. Ano po yung bukas na sa ngayon? Well, bukas po yung aming cancer institute. Hindi naman po namin sinara yun dahil we felt like itong mga pasyente namin may cancer, hindi pwedeng ma-postpone o ipawalang bahala yung kanilang treatment. Napaka-importante po. We don't want them na lumala yung kanilang kalagayan. Tapos po, syempre yung aming pong non-COVID na mga emergency procedures ay tuloy po yan. Kung kayo po ay merong malubhang sakit na non-COVID at kailangan gawan ng operasyon, ay tinatanggap po namin yun. Yun pa lang. And then I think slowly, Julius and Pia, we will try to reopen our outpatient. No? Kapag medyo mas bumaba pa, pero telemedicine o teleconsultation pa rin naman. There are some services na nagbubukas na. I-announce na lang namin sa publiko to pag full blast na yung aming OPD. Siguro pang huling tanong na lang, anong... tingin mo, Doc, doon sa alert level system, nakatulong ba ito o hindi nyo masyadong naramdaman? Mukhang nakatulong naman kasi may mga areas na talagang nag-granular lockdown. Eh. Parang kung kukumpara mo doon sa yung nagka-ECQ noon na yung hard lockdown tapos doon sa alert system, mas bumaba yung bilang, no? I'm not so sure is it because of the system o talagang yun yung natural history nung ating surge na pababa rin naman talaga dahil yung effect hindi mo mararamdaman kaagad kapag in-implement. So, but at least ang what I can say is yung dun sa alert system na maraming worried na baka lumala ay hindi naman nakasama, no? So, if you base it on the numbers pag tinag mo,
nakatulong po sa PGH in a way kasi mas konti na po yung aming mga pasyente. All right, thank you so much. Again, good luck po, Doc. Ingat po kayo dyan. Maraming salamat po and good morning. Salamat. Magandang umaga, Pia and Julius.